Asking for Chabiu. Melesho gets it to go. Ooh. Alonso gets the offensive rebound. Ooh. Oh, tough angle by Aljun Melesho. 15.4 left. They have 12 on the shot clock. Melesho will not wait. Answers back! Again, the smallest man on the floor, but definitely the one with the biggest heart. Aljun Melesho. Kasama ko ngayon the newest or the last. Ikaw ba last? Taylor Statham ba yun? Ah, Taylor Statham. So second to the last ka? Oo, second to the last. Alright, so second to the last draft applicant for the upcoming PBA draft. One of the very few point guards in the draft, I believe. Everybody's excited. Aljun Melesho. Lahat ng tatanong ko sa'yo, kailangan sagutin mo ah. Game. Okay, game. Alright, Aljun Melesho, who was your favorite teammate in college? Kip Montalvo. Anong most memorable Kip Montalvo moment mo? On the court ba, off the court? Off the court? Lalaglag ko si Kip. Yung mga siguro, ano, yung mga maalala ko lang na Kip Montalvo, yung mga tipong, ano yun, nakainom na, gano'n. Tapos, nag-uusap kami, bilang tumutululaway niya. Yung mga gano'n. Classic Kip Montalvo yun. Bigla lang tumutulong. Ganun siya eh. Parang sanay na kami ni Andre nun na pag Kip Montalvo, bigla na lang. Ganun na. Classic o pag napanood ni Kip to, gugustuhin niyang bumawi sa'yo dito. Most memorable college moment. Ah, syempre. Championship. Championship talaga. UAP season 79 ba yun? 80. 79, di ba? 79 ba yun? Nakalimutan ko na eh. Basta yun yung kay Jeron. Oh, basta yun ang champion talaga. Iba yung feeling. Iba yung feeling talaga na. Oh, kasi, yun yung pinaka-favorite okay talaga na moment. Ano yung initiation sa'yo papasok ng college? Yung initiation to, ako, Balti Ricci, ano, yung team building namin, pinasayo kami sa harap gamit tuhod. Anong pinasayo kay sa harap gamit tuhod? hindi ba semento yun, ha? Ano, puro, kasi nasa beach kami nun eh. Puro bato-bato ganun. Tawa nga ako, sumasayo kami pag after ng sayo namin, may sugat na yung tuhod namin. So, nakaluhod? Sumasayo kayo? Sumasayo kami. So, ikaw, Balti Ricci? Ako, Balti Ricci, kasi kami yung rookies nun eh. Actually, yun na. Tapos, kunyari, pag may gusto si Jeron na dalin mo yung, ano, ganito yung mga tubig. Mga ganun na, ano lang, walang something, ano. On the basketball side, toughest matchup of your college career? Hindi naman point guard yung depende sa akin eh. Who was the toughest guy who guarded you? 30 talaga. 30? Si 30. So when 30 guards you, dun ka medyo... Oo, medyo putsa, mahirap to. Sino yung toughest guy na binantayan mo? Wait lang, isip lang ako. Sige, yawa! Defensive player nga pala to. Minsan kasi, di ko alam kung makapal ang mukha ko, pero during sa game, pag nakita ko na yung teammate ko hindi niya nasa-stop yung player na yun. Sabi ko, coach, ako nababantay niya, ako nababantay. So, alam yung doble, ano, kayod talaga. So, di ko alam kung dahil lang siguro sa paying competitive ko or ano. Parang mas gusto ko yung, ano, na ako yung mag-challenge sa tao na yun. Siguro si, ano, si Juan. Oh, si Juan. So, si Juan, hiningi mo si Juan. Oh, si Juan, hiningi ko si Juan, si Anmi, si... Hiningi ko during the game, pero pag before the game, wala pa siguro yung emotions, gano'n. Parang relax lang ako. Pero pagdating dun sa... Nasa log ka talaga ng court. Sabi kay coach na, coach, kunin ko na si ganito, ganyan, kasi gusto kong i-stop. Ah, oh, so to the PBA teams, hihingin niya si Pringle, hihingin niya si Terrence Romeo, hihingin... Iba naman yun. Iba naman yun. Competitor to. Umaga, coach, akin si Stanley. Akin si Stanley. Kain. Makakain lang ako nun. Sino yung... Pag na, ako ah, sinagot ko to nung kausap ko si Subido eh. Kada nasa court ako, tapos nakita ko si Jamil Sheriff sa harapan ko. Isolation lagi. Sino sa UAAP, yung pag nakita mo siya babantay sa'yo, isolation, out of my way, ako nang bahala. Noong last season, si Mark eh, Nonoy. Si Mark Nonoy? Gusto mong i-win a one-on-one? Bakit? Di ba dapat mabilis yun, makulit? Parang mabilis isahan. O, kasi kagat ng kagat. Kagat ng kagat. Tapos siguro, ano, first time din namin naglaban, so di niya pa alam yung kung ano yung ginagawa ko. Merong ano eh, na may ginawa. Yung binangga mo ata siya. Si Karakot, dumidepensa. Tapos, nag-set siya ng screen. Binangga ni Karakot, tumba siya. Pag tumba niya, syempre, di ko alam bakit ko ginawa yun. Di naman talaga humayabang, pero yun, pag tumba niya, sinigawan lang ako na ano, na parang sabi ko lang na, parang ganun. So, di ko alam bakit ko ginawa yun. Ano message mo ngayon kay Mark Nonoy? Sabi ko na, sorry sa ginawa ko dati. Hindi ako yun. Iba ako sa court. Favorite coach?
Ilan ang coaches mo sa buong college mo? Apat. Coach Derek yung last. Apat. O, na, not counted na si Coach Derek kasi hindi ka naman. Tatlo. Nag- sino favorite coach mo? Itong huli ba? Ito ha, totoo talaga. Favorite coach ko, dalawa talaga. Kasi ano, Coach Aldin, binigyan niya ako ng break, di ba? Totoo. Sobrang grabe yung break, lalo na ng second year ko na nagka-dengue ako. Wala ako sa condition noon. Gulat ako pinasa ako ni Coach Aldin. Inexpecto na bangko talaga ako. Ang kalat ko noon. Kasi iba pa yung katawan ko eh. Following game, ginamit niya pa rin ako. Nagulat ako. Tapos nung pang third game, finished niya na ako. Sabi ko, grabe tiwala ni Coach. Grabe tiwala ni Coach Aldin sa akin. So after ng game na yun, sabi ko, anong ginagawa ko? Ba't ganito yung laro ko? Parang di ba ako nahiya kay Coach Aldin? May tiwala siya sa akin, tapos ganun lang. After nun, nung Adamson game na, dun bumabalik na yung kumpiyansa ko. Grabe yung ano ni Coach Aldin sa akin, tiwala talaga na, alam mo yun, makakabalik ako. So may PlayStation play ka din? Ah, meron din, may PlayStation. May PlayStation play ka din. So nakaka-relate ka doon? May play yan si Coach Aldin. Lorenzo, may play tayo. Ito yung play natin. Ganyan. PlayStation, okay. Sa'yo yung bola. Laruin mo lang yung bola. Kahit ano gawin mo, go lang. Nakakarelate ako. Nakagamit ko yun nung rookie year. Kaya nagalit sa'yo yung seniors mo. Hindi ko alam eh. Siguro nagalit sila. Coach Louie naman, iba yung pananaw niya sa basketball, outside basketball. Basta iba yung natutunan ni Coach Louie talaga. Berating sa pamilya, more on ano siya eh, off the court na coach, para siyang tatay talaga. Kung kaya kung ano yung problema mo, pwede mo siyang malapitan. Siguro mas marami pa kami na pag-usapan ni Coach Louie sa outside basketball kaysa sa basketball. So, dalawa si Coach Aldin, Coach Louie na parang balance sila na Coach Aldin sa basketball, Coach Louie sa buhay, ganun. Si Coach Bird. Okay naman. Ano yung favorite or most memorable moment mo off the court with Coach Aldin Ayo? Madami din. Gano'n siya kaangas si Coach Aldin? Ay, ibang klase. Iba yung dating ni Coach Aldin. Iba yung angas niya. Iba yung... Paano ba i-explain? Di mo ma-explain eh. Pero kung makita mo siya, parang iba yung dating ba? Iba yung dating. Yung gusto ko Coach Aldin, pagkasama ko si Coach Aldin, libre lahat eh. Pwede lang kayo ah. Oh, no problem kay Coach Aldin yun. Kami naman nila, Cabe, Andre. Sige, libre naman, kaya lang. Reason for entering the draft. Well, it's different with you guys kasi COVID eh. Pero what made you decide na papadraft na ako? Siyempre, unsure yung situation. So, I decided na magpa-draft na lang ako kaysa naman maghihintay na, alam niyo, wala kang gauge kung kailan ka magpapahinga, kailan ka magpupukpok. So, let's say, kunyari, ito yung date ng UAP, tapos pupuk ka na, pupuk. So, wala pa dating doon, cancel pala. So, as a player, mawawalan ka ng motivation na, cancel na naman. Mas okay siguro na doon ka na lang sa sure para, alam yung timing na nilalagay mo sa sarili mo. Parang accurate talaga. What can you bring to a PBA team? Defense siguro, depensa. Pressure defense. Siguro no, from first year college ko, ganun na depensa namin eh. Lalo na kay Coach Derek ngayon, yung ilang months na magsama kami. Puro pressure defense. Ako yung nasa harap palagi, ako yung pressure, tapos pag offense, ako yung set ng play. So, siguro nasanay na rin na yung katawan ko na ganun yung hirap. Yun yan, nag-teammate ko si Kim. Yun yung pinaka-ayaw ko eh, kasi lahat ng depensa niya, switch eh. Kaya ako sa taas, nasa wing siya. Pag magsiswing, June switch. Sa akin lahat nasa taas. So, sa akin yung gano'n ng gano'n, siya doon, switch. So, dali lang. Si Kib yung defensive player ah. Oo. Pero, isasabi ko sa inyo, si Kib, defensive player yan. Pero tignan niyo yung, pag kasama kami, switch ng switch yan. Kaya yung mga, kaya pagpagod na siya. June switch. Puro switch eh. You can honestly tell a PBA team right now na de-depensa ka talaga. De-depensa talaga ako. And you will focus on the defensive end. Yung mga coaches ko alam yan na dumidepensa talaga ako. Siguro yung mga tao na nanonood, mas focus sila dun sa tumitira talaga ako, ganun. Pero yung nasa team talaga, yung mga coaches, alam naman nila na depensa talaga yung ano ko. Yun yung cooking na madadala mo sa isang team. Yung kumbaga yabang mo, ano yung dadalhin mo sa isang team? Malalabas ko yung laro ko talaga. Quality minutes siguro. Kailangan nila na score. Ang kailangan ng... Yun! Nihintay ko sagot! Siguro kung kailangan nila ng impact, kailangan nila score na kahit siguro mga ilang points lang. Pero at least may madadala ko na impact sa team. Ang promise mo sa akin, pag pinasok ka, pupukol ka.
Pupukol talaga. Sino sa PBA, like yung laro mo, dun mo ginagaya? JV Casho. Nakakausap ko siya kahapon, si JV. Anak, sina good luck siya sa akin. Nakausap ko siya na kinakabahan nga. Sabi ko na kinakabahan ako sa kanya. So ayun, si Kuya JV yung parang pinapattern ko talaga yung laro ko. Kasi idol ko na yun ever since eh. Grade school ako, nakikita ko na siya. Sabi ko, ang lit niya sa TV pero galing. May shooting, talino, bilis. Alam mo ba na Sir JV ang tawag dun? Talaga? Bro, ang tawag sa kanya sa Lasal, Sir. Sir JV, ganun. Nang talaga? Ng teammate niya, ng coaches, ng lahat. Ganun siya kaano nun, pare. Ka-Diyos. Yun nga. Pero grabe, galing. Siya, hindi siya kinabahan nung draft niya kasi alam niyang number one siya nun. kaya ako sabihin niya, Kuya, siguro hindi ka nakarelate sa akin. Number one siya nun, bro. Sino naman ang excited kang makalaban? Si Kuya LA siguro, Tenorio. So, matest yung sarili mo? Oo. Parang syempre, ano, napapanood mo na siya dati. So, gusto mo ma-experience din kung paano siya makalaban. Sino man yung PBA team na pipick sa'yo, ano yung message mo sa kanila ngayon, as early as now? Siguro, ibibigay ko kung ano yung kailangan nila, kung ano yung in-expect nila sa akin. Pagkatrabahuin ko yung spot na yun kasi alam ko naman na maraming magaling sa PBA. So, pero pagkatrabahuin ko, yun lang naman. Yun lang. Ito yung sigurado ako madami kang sasabihin. Ano yung message mo sa Lasal? Lahat ng pasasalamatan mo na ngayon, bro. Sorry magpasalamat sa coaches ko, sa Jobel, to DLSU, sina Coach Boris, Coach Gian, Coach Jerry, Coach Mac, yung mga PT dun sa Jobel, Coach Warren, tapos sa DLSU naman, si Coach Aldin, Coach Louie, Coach Glenn, Coach Shot, si Coach Shot, nag-contact pa kay Coach Shot kasi lagi kami nag-uusap. Coach Bird, Coach Watts, nagpapasalamat ako sa nila dahil tinulungan nila ako sa basketball journey ko. My managers din, mga sina Boss ECJ, marami siyang binigay sa akin na hindi na sa basketball. So, sobrang thankful ako kay Boss ECJ. So, also kay Boss Rafi, Villavicencio, Boss Terry, Sir Justice Reyes, Attorney Mans, Sir Kenito Henson, and Boss Eric Opanco, and also to the Lasallian community. Maraming salamat sa for the 8 years na magkasama tayo. Ano pinakamamimiss mo sa Lasal? Siguro nanibago ako nung nag-champion kami. Kasi nung pag-champion namin, pagpasok ko sa school, nagulat ako na nagko-congrats sila sa akin, kahit di ko kalala. Sabi ko, uy, nanonood pala to ng game namin. Ano mo yung gano'n lang, uy, dami palang may alam nung nag-champion kami, tapos kilala pala ako yung person. Uy, salamat, na-appreciate yung witness niyo. Yung mga nakasama ko sa school, yung mga minsan may bababait, minsan may makukulit, minsan may tarantado, mga ganun. Part yun ng ano ng journey ko sa DLSU na kung wala rin sila, di ba, mahirap naman kung ako lang mag-isa sa Lasal na for 4 years ata. Siyempre kailangan mo rin ng mga friends na nakakausap mo, ganun. So yan, naging apart din sila sa journey ko. Wait lang. Last question ako sa'yo, pare. Obviously, channel ko to eh. So, katarantaduhan to. Pero tatanong ko ito ngayon. Anong kotse mo ngayon? Ford Ranger. Ford Ranger. Ilang buwan ng allowance sa Lasal bago mo nabili yung Ford Ranger mo? Ah, hindi. Ano, hindi sa allowance sa Lasal yun. Negosyo ko. Bigay ni, Boss ECJ. Yung negosyo mo, bigay ng Lasal. So, Lasal din yun. Ano yan eh, usapan naman talaga ngayon sa basketball yan eh, na college ngayon is on a different level financially eh. So, Aljun Melesio, allowance mo sa Lasal lang. Allowance mo lang. Okay, allowance sa Lasal lang. Ilang buwan bago mo makuha yung Ford Ranger mo? Pa-compute kaya muna ako, no? Ito nga, wait lang. Wait lang. Okay. Wait lang. Guys, iba na college ngayon. Iba na college ngayon. Mga ano rin? Kung allowance sa Lasal talaga, 1.5 years din. Oo, 1.5 years din. O pagkasama yung negosyo? Ano? 1 month. Bakit? Bakit ka matawa? Bakit ka tumatawa? Okay, yun lang. Bakit ka tumatawa? Ang ina, iba na college. Iba na college ngayon, guys. Iba na. Okay, so para lang clear dun sa mga nanonood ngayon, sa mga curious lang sa allowance ng college players ngayon. Allowance ni Aljun Melesio, 1.5 years for him to get a Ford Ranger. Pero dun sa negosyo niya, 1 month para magkaroon siya ng Ford Ranger. Alright. Hi everyone. First of all, I want to say thank you sa support nyo. Support nyo kahapon sa mga greetings nyo sa akin. Sana support nyo pa rin ako sa PBA. Sana ma-meet ko kayo lahat soon para magpasalamat sa inyo personally. Thank you.
All right. Good luck, Aljun, ha? I'll see you soon. Thank you.